So, hello guys, yung kahapon. Yes, good evening guys. So, yung kahapon yung BA 101 kasi gusto namin malaman, gusto namin i-train kayo kung paano mag-handle kasi ng account. Gusto namin yung marunong kayo yung initiative ba na ito, ganito palang gawin, ganito pala ang gagawin ko. Kailangan ko palang i-search sa Google. Kaya nga po, hinire tayo as a VA po is kailangan tayong tumulong sa client. Hindi po hinihintay tayo ng hinihintay natin sa client ang sabi sa atin na ito yung gawin mo. Kailangan pag bigay sa'yo ng work, alam mo na kagad na gawin mo. Ganun po yung sa product sourcing. Ganun po yun. Hindi po yung hinihintay na hintayin nyo pa ako or si Maine kung sabi go. Hindi po. Pag bigay sa inyo lahat ng login details, automatic po. Pasensya na po. Salamat tayo may nasa baba na naman. Nasanay ako sa headset ko na isa. Sorry. So, eto nga, maulan. So, kamusta kayo? Okay ba? Okay ba yung training kahapon? Okay, manatuna naman kayo. Okay? Ang training na to is brought to you by the, syempre po ng Marysvirtualsolution. Building the potential daw. Okay? Okay, sila po nag-sponsor nito. Anything, kung may natutunan kayo, maraming salamat. Okay, kung wala, next time, try naman po. Iba naman po, baka hindi sa inyo itong product sourcing. Okay po? Ito yung mga ang dami palang, halos babae. Guys, ang babae, ang halos hinahanap ng mga client. Yung pong maganda ngayon, babae. So, kailangan ko mag-train ng maraming babae kasi babae ang gusto ni client, hindi lalaki. Girl power daw, sabi nga nila. Yun po. Okay? So, objectives natin ngayon yung about sa company, sa Marysvirtualsolution. I-meet natin yung mga team. Tapos, preferred computer specs and internet speed. What we need from a VA, cheat strat, Amazon sourcing jargon. Google Chrome extensions, how FBA works, at saka pong basic sourcing. Okay po. So, marami po akong in-update dito sa training na ito. Sa part 1 pa lang, ang dami ko nang in-update. Tsaka sa part 2, ang dami ko rin po in-update kasi meron pong hindi nakakaintindi talaga ng product sourcing. Lalo na yung mga newbie ngayon. Okay? So, yung company talaga, para pa-exam ko lang talaga sa company, yung tungkol sa Marysvirtualsolution is gusto talaga niyang gusto niyang magtulong sa mga Filipinos freelancer. Hanapan sila ng client, tapos bibigyan sila ng trabaho kasi pandemic nga. Doon pa lang kami, nagkasundo kami ni Cathy about sa goal ng company. So binibridge namin yung gap, yung language kasi barrier kasi language talaga . So gusto namin i-bridge yung gap na yon. Tuturuan namin yung VA paano mag-handle ng company, paano mag-handle ng isang client, kung masyadong strict si client, paano i-handle yung mga ganong situation po. Kailangan po marunong kayo. Kasi hindi po lahat, kayo lang may tantrums. Minsan si client may tantrums din. So, kailangan natin mag-adjust. Adjust hanggang makuha natin yung adjustment na yun. Okay? So, the team. So, nag-start kami building sa tiwala lang. Alam ko yung mga tao dito is mahirap makitrabaho yung mga kapwa Pilipino. Totoo, mahirap po talaga kasi minsan laglagan talaga. Laglagan to the max yung parang ikaw yung threat. Pumasok ka threat. Tapos parang bumagting yung nag-spike yung internet connection ko, sorry. Meron po kasing time na tinataboy tayo, sana niyayakap tayo as a team. Minsan tinataboy tayo ng ibang team na, threat ka sa akin. Diba? Hindi kita gusto. Marami kang alam, parang ganon. So, dito sa team namin is iniwasan namin. Gusto namin walang insecurities dito sa team. Gusto namin yung trabaho lang tayo. Hayaan natin mag-grow yung company. Ganun yung gusto namin. Tsaka yun ang gusto namin yung may talaga mangyayari sa team. So, kapag nakasama ka sa team namin, family ka. Okay? Hindi ka namin sinasabi na, competitor, ikaw, baka palitan mo ako. Hindi. Kung magaling ka talaga, napatunayan mo, bibigyan namin sa iyo position. Okay, guys? Meron pa ba sasali? So, nasa
dito lang. So, si Cathy Crone, sorry, si Cathy Crone ang may-ari po ng Marys Virtual Solution, Marys Didlis, for Prince. So, tatlo po yung business niya. Okay? So, ako po, na-assign po ako sa MLL, sa MBS, and sa Furprints din po. Siyempre, doon din po ako na-assign. Pero hindi lang po masyadong hinahandle. Parang suggestion lang po. Tinitingnan ko lang po yung ano yung okay sa company, makatulong sa company. Okay? Accounting manager po si Greg Romack. Best friend po siya ni Cathy. Since elementary day siguro. Okay? So, si May po ang exclusive assistant. Siya po talaga right hand ni Cathy. Okay? Ako po, head trainer, tsaka tech manager po. So, always kaming dalawa nagbe-brainstorming kami about sa company kung paano namin pwede, pwede pang, ano pang pwede namin i-offer. So, ganun. Nagsa-strategize kami. So, dapat yan as a VA, matutunan nyo rin yan. Okay ba? Next is si Grace Bellarmino. Siya po yung Amazon account manager. Okay? Si Mark naman po, siya po yung quality analyst namin. Siya po yung team lead sa MLL. Siya po talaga kung sabihin nyo, team lead ako, hindi. Doon si Mark yung talaga ang team lead. Okay? Sila po yung una talaga dito sa ano sa Marys Virtual Solution. Sila po yung pinakauna. And then pumasok po kami and in-adjust po namin yung company. Ginawa namin na ano yung natutunan namin for past 6 years, 7 years na pag-handle ng team. In-apply namin dito. Alam namin yung nagkamali kami dati and everything inayos namin dito sa team. Okay? So, startup pa to. I think next start sila is February, January. Guys? Ito tayo sa preferred computer specs. Internet speed. Sino po may alam dito ng mga computer specs o mga ganon, etc. Okay, wala ata yung ano po. Share ko. Sino po may alam? Sorry pa. Sino po may alam? Yeah, okay. Sino po may alam sa mga specs? Sa mga specs ng computer, etc. po. Sino po may alam? Importante pa yan. Konti. Alejandro, yes. Buti may alam ka. So, kailangan po importante. Parang, okay. So, papakita ko sa inyo yung kailangan. Sa product sourcing to po, sa product sourcing. Kung data entry, kaya naman yung i3 talaga na siguro 4th gen, kaya na. Pero sa desktop po, i3, 6th gen. Okay? Paano po malaman yung 6th gen, i3? Meron pa yan 6400, may nakalagay po yan. 6 something. So kung ano yung Intel, ano mo, yung halimbawa, meron ba Ryzen? Di ba may Ryzen? Pero for gaming kasi yung Ryzen. Mas mura nga yung Ryzen talaga kung paray mo sa Intel. Yun nga lang. So, pasensya na. May tumatawag. Ano si Arnabel? Okay. Yes, recorded po. Recorded po ito. Okay. So, 8 gigabytes RAM po ang kailangan. Hindi po 4. Okay. Hindi po 2. Kung 2, nasa ano ka na. Okay lang. Nasa training pa ako. May tumatawag sa akin. Hindi ko alam bakit. Okay. Yung monitor, kahit anong monitor lang yan. Basta importante po yung processor nyo tsaka yung motherboard nyo. Yun po ang pinaka-importante. Okay? Kung bibili man kayo, kung gusto nyo talaga mag-online, guys, kung maganda, nasa i5 na kayo. 6th gen. Okay? Kahit ako, 9th gen na nga ako eh. Okay na ako, 9th gen. Okay? Sa laptop po, iba po yung laptop, iba rin po yung sa ano. Sa desktop. So, sa laptop po, i5, 6th gen. Automatic. Automatic na yan. Tapos, 8 gigabytes RAM. Yan, tandaan nyo. Tingnan nyo yung memory. 8 gigabytes RAM, okay na to. Ano kayang processor niya? Okay? Huwag po kayo kukuha ng quad-core, mga ganun po. Outdated na po talaga yan. Hindi na po kakayanin yan. Mga dalawang windows na po ma-open. Hindi na po. Okay? So, kami, i-share ko lang na start kami sa quad-duo. Na processor. And then, ang kaya ko lang i-open na tab is 4 lang po. 4 lang na tab yung kaya ko mo-open and then naglalag na po siya after nun. So, ang ginagawa ko is dapat mabilis ako mag-click and then automatic, dinidelete ko rin po. Okay? Dinidelete ko automatic yung tab tapos open naman ako ng bago.
So, ganun po yun. Doon na. Okay. So, yung sa monitor, kahit anong monitor po, basta important, sabi nga nila, ang ganda na ng ano mo, keyboard mo, ang ganda na ng camera mo, ang ganda na ng monitor mo, pero ang pangit naman ng loob ng computer mo. Huwag pong ganun. Invest kayo sa loob ng CPU nyo. Huwag kayo mag-invest yung sa labas. Okay? To follow na lang yan. Di po? Naitidahan nyo po ako doon. So, mas maganda. Ano pong mas maganda ba? Ano maganda? Laptop? Kasi ang laptop kasi madadala mo kahit saan. Okay? Pero kasi sa akin kasi desktop talaga ako, guy. Klase ng tao. Desktop. Hindi ako. Kasi gusto ko mag-upgrade. Okay? Yun lang talaga yung gusto ko. So, internet speed po, 3 Mbps. Kung meron po ba kayong ano, copper dyan, sino pong copper dito? Or sino pong ano dito? Pasensya na sa anak ko. Okay, kaya nga nag-work ako online kasi sinikasama ko. Okay. Doon mo nag-up. Doon na. Okay. So, yun lang po muna. Wait lang. Pakita ko na ito yung 3 Mbps. Kasi ang 3 Mbps at a copper. Sino po mga copper pa dito? Wala na po bang copper? Lahat po fiber na? Lahat po fiber na? Okay. Fiber na po ba lahat? Fiber po. Okay. PLDC, Converge, Globe, malahat? Alam ko yung sa ano, Globe. Okay, Globe. Meron parang ano, load na nga tayo ng Globe, di ba? Okay. Converge, yan. Ang gandang Converge kasi ano. Pero minsan, nagre-reklamo si Doggy sa Converge kapag magra-rant na siya. Okay? So, ano ba yung kailangan namin sa VA? Kung sa team namin or sa MVS, ano ba yung kailangan namin? Okay, plan. Ah, plan na din po sa Globe. Ah, di ko nakatry. Kasi maubos kasi hindi siya unlimited sa amin dito. So, ang gusto lang po namin is, sabi nga ni May Kapon, honesty and full of integrity. Okay? Yun lang talaga ang kailangan mo. Okay? Yun lang ang pinakailangan mo dito sa mundo ng freelance or sa mundo ng online job. Kailangan lang honest ka. Sabi ko ngayon sa pangalan nyo, huwag nyo nang sirain ang pangalan nyo. Please lang, huwag nyo nang dungisan na. Mahirap magpalit. 5K kada isang letra. Please lang guys. Hayaan nyo yung pangalan nyo kumalat. Huwag kayong mag-asa lang sa, hindi, kasi may onlinejob.ph. Ako hindi ako masa sa onlinejob.ph or minsan sa ano sa Upwork. Kasi marami na ako kilala eh. So, minsan sinasabi na, pwede kita i-recommend dito. Parang, pwede ba ako mag-part-time dito sa kanya? So, okay lang. So, kinakausap ko yung client ko, okay. So, okay. So, nagpapaalam ako. Okay. Pero ngayon sa akin, is hindi naman ako natumatagal ng maraming trabaho. Ayoko na ngayon ng maraming trabaho. Gusto ko, nagsistick lang ako sa isa and then, tawag dito, analyze ang paano mag-grow ang business tsaka paano ma-improve yung mga VA sa product sourcing. Yun lang yung goal ko sa ngayon. Tandaan nyo, minsan, kung kailan kayo yung sisipain ng reality, kasi dati reality parang ano lang, kala mo pera-pera lang halos lahat. Tapos kapag sinipa ka ng reality, ang sakit bumagsak. Grabe, ang sakit bumagsak. Ang hirap bumangon, pero dapat kailangan mo bumangon. Okay? May mga ganun akong hugot. Hindi ko na hugot kahapon, ngayon na hugot ko. Okay? So, kailangan talaga honest kayo. Kasi, yung mga tao na nagtrabaho ka, pwede mong sabihin, sir, meron ba kayo vacant dyan? Tapos sabi niya, sige, ano ka sa akin? Pwede mong balikan. Okay? Basta magtrabaho ko ng tama, tsaka umalis ka ng tama. Hindi kayo umalis dahil galit ka or anything. At umalis ka na good kayo. Okay? So, sorry. So, loyal dapat. Matapang. Sabi ko nga, matapang kayo. Kasi minsan yung takot kayo eh. Takot kayo mag-take ng chance eh. Dapat ba ako mag-take ng chance? Dapat ko ba pasukin tong online? Yan din ang isa ako sa mga taong ganun. Ako yung mga taong naisip ko na, wala akong future dito. Hindi, mag-physical work ako. Kasi gusto ko, kasi sure na ako may pera eh.
Kasi itong online that time is hindi naman ganun kasikat sa Pilipinas. And then bigla na lang nag-boom way back 2017. So bigla na nakilala yung online. Pero yung sa amin that time hindi pa. Siyempre. So nagpapakilala pa yung sa Pilipinas sa post. Ayun, i-grab ko lang. Nag-take ng risk ako. Promise, nag-take ako ng risk na ito yung gusto kong pasukin online. Okay, pero hindi ko pa alam kung anong niche ang gusto ko. Akala ko yung entry-entry lang, yung mga questionnaire-questionnaire lang kasi may teacher ako dati na data entry lang. Ako na naglalagay ng mga questionnaire, ng mga tawag dito, ng mga copy ko lang, kinakopy ko, tapos nilalagay ko sa isang test. So, yun ang trabaho ko talaga una. Okay? True lang kayo sa ano nyo, sa sarili nyo. Yun lang. Misa kailangan nyo magtiwala. Ang totoo, hindi nyo kalaban or hindi nyo kakompetensya yung mga taon, yung mga magagaling. Ang kompetensya mo lang talaga yung sarili mo. Kasi takot ka. Ay, baka hindi. Ay, baka. Hindi pa nga natry, nagbaka ka na. Diba? So, always, always po, magtiwala kayo sa sarili nyo. Tiwala lang. Huwag nyong tatanggalin yung sarili nyo. Huwag nyong tatanggalin sa sarili nyo yung tiwala. Okay? Hindi nyo kalaban dito si Alejandro, si Tess, si Michelle, si Naomi. Hindi yung kompetensya yan. Kompetensya yung sarili nyo lang talaga. Okay? Kahaba ng chismis ko. So, dito pa lang sasabihin ko na yung nagbabalak na magkaroon ng cheating, ano, mga cheat. Kahit sa school naman, nag-cheat naman siguro talaga halos lahat. Nag-cheat ako dati, hindi naman sa school, minsan sa love life, lahat nag-cheat naman. Ewan ko lang, may mabait pa siguro dito. Okay? So, dito naman sa product searching, paano namin nahuhuli yung mga ganun? Tumawa si Michelle. Ba't ka natawa? Totoo man cheating. sa school, sino ba hindi nagkopya? Hindi nagkopya. Merong time na hindi kayo nag-study. Kailangan nyo mangopya. Sino ba? A love life? Tulfo. Ngayon, bawal ngayon ang cheating kasi matutulfo kayo. Yun ang tinandaan ko. Buti that time, hindi pa sikat yung tulfo. No? Buti na lang. Hindi ako na-live doon sa mga tulfo social media dati. Okay? Masaya ako. lang. Sorry guys. So, balik tayo. Cheating strat. Okay? So, sharing of finds. Ito na yung lagi kong sinasabi kayo sa YouTube channel namin. Na sharing of finds. Huwag na huwag yung gagawin yon. Kasi ma-oversaturated yung item. May mga seller kasi na hindi marunong sumabay sa buy box. Ang daming seller na oversaturated na hindi na kumikita yung item. And next time, malalaman nyo, wala na yung item. Okay? Kung gusto nyo tulungan yung BF nyo, yung GF nyo. Ang problema kasi doon sa sharing of finds, ang problema ko, kapag bago pa yung magkasintahan, nagkakilala sila sa online, bago sila, same sila ng product sourcing, and then, hindi nyo talaga GF, pagod daw si GF, so ako magsusource, pakitang gilas, siyempre lalaki, pakitang gilas. Bibigyan niya ng finds. Ito na love, ito na yung babe, di ba? Mga ganun. Ito na, parang hindi ka na mahirapan. Kung mag-asawa naman, ganun din. Ay, pagod siya kasi nagbantay siya ng anak. So, ako na lang mag-product sourcing. Bigyan ko na lang siya ng product sourcing. Same naman kami trabaho. Okay lang naman yan eh. So, hanggang namimihasa na lang. Diba? Minsan yung kapitbahay naman. May ganito naman nangyari sa isang ma-share ko lang. Kapitbahay sila, share siya ng finds. Tapos one time, nag-away sila. Tapos sila mismo naglaglaga na rin. Ganun ka-worse. Nag-away lang sila dahil sa ano ata yun. Hindi siya nabigyan ng fines. Parang ganun. As away siya, naglagan sila bigla. So, napasokan ko na yung mga team na ganun. And then, yung mga close friends, nag-away na rin. Dahil nga, hindi na ma-share ng fines. Hindi nyo sila tinutulungan. Okay? Sabihin ko sa inyo, hindi nyo sila tinutulungan mag-grow. Tinutulungan nyo sila maging tamad. Payag ka ba, ikaw lang sumisikap, tapos siya wala. Diba? Sabi mo, hindi, team kasi kami. Team kasi kami. Forever to my forever. Nakita nyo ba yung Forever 21? Diba? Na-bankrupt. So, walang forever. Okay? Ganun ang... Patay ako dito. Habang panood dito ng video na to. So, guys. Yun. Huwag na huwag kayo. Kung mag-share man kayo, share na lang kayo ng website. Huwag na huwag kayong mag-share ng ano. At saka huwag kayong mag-share ng ano, videos. Please lang.
hindi nakakatuwa yung mga videos na napapanood ko sa Tulpo. Hindi magaganda. Okay, mag-share ng mga, alam nyo na. Wag na. Okay? Hindi nang gawin yan. Parang pipiliin ko pa yung share ng fines kasi mag-share kayo ng ganon. Okay? Okay, hindi guys. Iwasan natin mag-share ng fines. Okay? Kasi kapag malalaman kayo, ako lang, masisira tayo mga Pilipino eh. Hindi lang kasi ikaw masisira, masisira yung Filipino community. Ano mo, gusto na sila kukuha ng Indiano? Kasi ang kompetensya talaga ng Pilipino is taga-India. Grabe sila magbaba ng presyo. Halos kainin kayo, 50 cents, kainin nila yung 50 cents. Grabe yan sila. Okay? So, buti naagapan pa yung ano, yung sharing of fines sa Pilipinas kasi dati grabe. Malala talaga. So, agency sharing. Diba? Ang galing. Ito talaga yung nahuli ko sa Iligan tsaka sa ano eh, sa Rizal. Ito yung grabe masyado. Ang gagawin niya, isabi niya may group siya, agency daw sila, nag-work daw sila ng ganito. Yung pala nag-work pa sa ibang group, sa ibang group. So nagugulat kami after 3 days, nag-oversaturate yung item. Yung pala, ito sila, mga servant lang to sila. Parang ito silang tanga na everyday meron silang 150 pesos per day nila. 150 pesos. Yun na tapos hindi pa libre yung pamasahe. So, thank you sa tea. Tapos malaki ang kita nitong leader na to. Kasi syempre parang inaabuso niya yung mga tao na gusto ng trabaho. Which is ayaw na ayaw ko talaga yung mga ganung tao. So ayaw ko na rin magkaroon ng conflict sa kanila. Pero kilala ko yung mga tao na yun. Ayoko lang sana gayahin yung ganito. Yung ikaw lang nagsesearch tapos bibigay mo sa mga tao na to. Tapos ang laki nakita mo. Sino kumikita siya siguro ng mga 80 to 90,000 a week? Sa ganun na. Ang laki. Pero narealize ko dati na siguro sa akin ha, narealize ko dati na ano ba makakuha ko after ko? After ko nitong life na to. Sabi ko, iniisip ko minsan. Ano ba makakuha ko? Magaan ang buhay ko dito. Pero kakainin yung konsensya ko. Parang hindi naman ako nakatira dito. Parang hindi ako nasa Earth, nasa Mars ako. Okay? Hindi lang siya ganun kaganda. Hindi ko feel na hindi ko pinaghirapan yung tinabuhan ko. Parang hindi siguro, iba-iba siguro tao, no? Pero para sa akin is, ganito ako sa mga ganitong klase ng tao. Hindi sila, hindi nga patas ang mundo, pero huwag nyo naman gawing sobrang hindi patas na talaga. Okay? Naawa ko sa mga tao, may nag-ano sa akin, taga Iligan, may nagsabi sa akin, tsaka taga Digos, nagsabi sa akin na ganun ang kalakaran. So, ang ginawa ko, tinuruan ko yung VA, and then ngayon, may client na talaga siya. Sabi ko, mas maganda na ikaw mismo maghanap ng trabaho kasi kaysa nagtatrabaho ka sa ibang tao. Okay? Sabi ko, magka-client ka na lang. Okay? Ayun ngayon, successful na siya talaga. Nakita ko yung tao na yon. At marami akong naging kaibigan sa mga tao nagsabi sa akin na Z, nagsishare sila ng finds. Ito yung finds sila. Honest yung mga tao na yon, and then mas sila yung priority ko bigyan ng trabaho. Kasi sila yung naging honest. At alam ko, next time, hindi sila, hindi nyo nag-uulitin na yun. So, happy ako. Nakita ko sila ngayon. Kinakamusta nila ako. So, yun lang, guys. Next is frontliner. Hindi to frontliner sa COVID, ha? Yung tulad dito, parang nagtitraining tayo, pero tingin lang, tapos bigla iba yung magtatrabaho sa nesting or iba na magtatrabaho dun sa bigyan namin sa MBS. May mga ganung tao. Frontline lang nila yan. Tapos, ito sila, dito marunong. Hindi yan marunong. Pag interview mo, walay. Walay na walay. Pag interview mo, experience, sabi mo, meron silang script. Same na same yung sinasabi. Mabalik-balik. Kala ko joke lang yung dati, ina-open yung sa isang group. Pero totoo, same ang galing mag-English. Parang confidence sa sagot. Tingin talaga sa'yo. Pero paggawin mo, hindi marunong. Ang pinagawa ko is, sabi ko, tingnan ko kung paano ka mag-source. Tapos wala siyang talaga sa akin after nun. Magaling siya sa salita, pero hindi siya magaling. So alam ko mga frontliner yun sila. Okay, sino ba mga frontliner dito?
Wala naman po. Sana po walang frontliner. Maawa naman po kayo. Okay? Maawa po tayo sa client. Maawa tayo sa mga Pilipino. Nag-work ng matino po. Okay? Great pretender. Ito na. Babae, pero lalaki pala. Sa mga online, online games. Sabi nga niya, Chicksilogs, kung sino pa ba nakaabot ng Ragnarok. Oh, Pentera, muna tayo sa puri. Sino pa nakaano dito online? Mga ganun, babae. Kahit sa ML siguro, meron yung nagpre-pretend na babae para bibigyan mo ng skin, regaluhan mo ng skin. Tapos walay. Okay, pinakitaan ka lang ng sando, mga sandugang. Bibigay ka na ng mga skin. Mga ganun, di ba? I see cleavage. I click. Mga ganun. Mga itong mga tao na to is wala talagang magawa ng tama sa mundo. Mga ganun. Ito na yung mga sabi ko sa inyo na blacklist tapos magpretend sila ng ibang tao. Okay? Grabe maka-English na daga. Yung may nahuli ako. Deny to the death siya. Grabe siya mag-English. Hindi po ako sa LGBT or anything. Pero grabe niya ang dada niya talaga. Kasi siyempre, di ako magaling mag-English. Sabi ko, try to source. Kinunin ko na lang siya. Try to source. Pakita niya, source siya. Sabi ko, hindi dyan. Dito sa source na to. Dito sa item. Hindi niya talaga. Kahit buong araw, wala siya nahanap na item dun. Hindi niya alam fake website yun na binigay ko sa kanya. Yun pa lang, di niya nga alam. Diba? Di GG na. Diba? So, wag kayong sa mga pretenda, sa mga chicksilog. Sino dito yung babae sa ML or sa Dota? Bibigay ng skin. Bibigay ng pass. Sino yan? Tama na ha? Okay. Kaya tayo guys. So, join and copy. Siyempre, copy ng idea, copy ng listing, copy ng lahat. Di lang sa training ko. May nangyari na kasi nag-copy talaga siya ng training ko. Pero di ko na-mention yung pangalan niya. Nag-copy siya ng training talaga, yung mga technique. So, ako wala na lang sa akin. Hindi ko na lang pinakinggan or anything. Pero alam ko talaga galing sa akin. Yun talaga yun. Kasi ako lang nakaisip ng ganun na strategy. Kinonsider na yun ng mga seller na bago. So, yung iba is dito nag-fishing lang. Kuha ng idea, alis. Ganun lang. Ganun yung ginagawa ng mga VA ngayon. Okay? Ang gusto ko, kahit umalis kayo dito, sabi natin umalis kayo after nitong training, okay lang po. Basta i-sure nyo lang po na magtatrabaho kayo ng marangal. Yun lang deal natin ha. Yun lang ang deal natin. Okay? After nitong training na to, gusto ko lahat kayo magkakatrabaho. Kung magstay man kayo, okay po. Kung makahanap ba kayo sa onlinejob.ph tapos gusto nyo ng assistance sa akin, okay lang, tulungan ko kayo. Basta huwag nyo nang gagawin. Okay? Huwag nyo nang gagawin yung mga ganun. And, right away, kapag hindi kayo natuto sa training ko, magre-resign ako as a trainer. Kapag hindi kayo natuto, miss ko yan ha. Ganun tayo, deal natin ha. Basta huwag kayo magloloko. Okay lang kung mababae kayo, maglalaki kayo, okay lang yan kasi wala naman pakialam dyan. Basta huwag lang ganito. Okay? Okay lang po yan. Guess po. Happy po ba lahat? Wala pa nag-yes. Amen? Mag-amen to. Happy. Okay, happy. Ba't happy? Ito si Naomi. Delikado to ah. Delikado ka. Happy. Okay? Guys ha? Ganun lang deal natin ha. Ganun lang deal natin. So, ginagawa nila kasi ito dahil dito sa pera. Totoo, pera man talaga ang kalaban ng mundo. Kalaban talaga, pera talaga. Ginagawa nila ito dahil sa pera. So, kung isipin mo yung pera tapos hindi ka nag-grow as a skill, wala ka, hindi ka tatagal sa online. Okay? Ginawa na namin yung May yun, pera lang, hanggang napagod, hanggang lang namin sa health namin. Pera ng pera lang kami. Hindi namin inisip na hindi kami nag-grow pala. Tapos nagtanong kami one time siguro way back 4 years ago or 5 years ago yung mga bago pa kami. Nagtanong kami na
anong alam mo na skill? Parang di na namin alam kung anong skill ng alam namin, anong master namin. Nagtanong na kami sa sarili namin na, kaya pa ba natin? Parang ganun. Parang, ano ba? Parang wala na akong alam na skill. So, yun lang. So, data entry lang. So, yun yung problema namin that time. So, huwag nyong hayaan yung pera mag-control sa inyo. Dapat yung skill ng skill. Skill, sabi mo, ganito ginabahid sa akin pero tuturuan niya ako. Why not? Go. Turuan ka niya pala. Go. Di ba? Mga ganun. Yung, ito nang yung sweldo ko pero may possible na aangat kasi tutulungan ko yung company niya mag-ganito. Di ba? Nakatry na po ako na galing sa wala yung client ko. Galing po sa zero bago siyang seller. Na kaya ko po kumita kami ng 100 to 200K a month. Ganun na, strategy ah. Galing sa strategy ko, sa searching ko sa Google, searching ko sa mga group, tinitingnan ko kung paano, saan mag-search. And then, ganun. Ngayon, ang laking business na siya, nasa private table na siya ngayon. Okay? And then, he's planning na mag-grow pa. So, hopefully guys, another na naman. Another, kung magaling talaga kayo and then wala nang vacant sa MVS or sa team namin, pwede kayong i-refer doon anytime, anywhere. Mga ganon. Okay, guys? Kung magaling kayo, kung pinakita nyo sa akin na honest kayo at magaling talaga kayo. Okay? Inandil natin, ha? Huwag tayo masilaw sa pera. Alam ko kailangan natin sa pandemic ito ngayon. Kailangan na kailangan natin. Maraming ano. Pero mas good sa pamilya ko, gusto ko ipapakain ko sa pamilya ko is yung pera na malinis. Guys, yung ganun kasi ako ng pagkatao. Parang yun ang brought up sa akin ng tito ko. So, sabi niya, ano yung pera na marumi? Di ba? Pinaghirapan, tama. Pinaghirapan. Ayoko ipapakain sa anak ko. Hayaan mo na siguro na tuyo yung kainin ko. Ganito ko guys, ako prinsipyo kasi ako as a guy. Ako, naghanap talaga ako ng paraan para kumita, anything, basta marangal. Unang po. Hindi ko, never ko ginawa yung mag, ano dito, yung online-online na, mag-ano ko dito sa kabilang group, ganito, wala. Kilala ako ng mga seller dito. Never ko ginawa po yun. Kaya nga, ang dali. Wala ako, kaya nga, hindi masyado ako nag-apply sa online job. Minsan lang talaga mag-apply. Parang may tinatry ako. May gusto ako malaman. So, parang, ganito ba ang feeling? So, gusto ko malagay yung position ko sa mga newbies para maintindihan ko sila. Yun lang po talaga yung goal ko. Minsan. Okay? Sabi nga ni Bill Gates. Si Bill Gates na to, ha. Ito, totoo ito. Ito, kaya nga, ito yung nabasa ko after kong lumabas sa hospital. Kaya nilagay ko siya dito. Ha? Hindi mo talaga magagamit yung pera, eh. Totoo. Bayad lang isa, ano eh. Makakahanap ka talaga ng pera pero minsan kailangan mo ng time. Yung time, ma-realize mo na sana nilaro ko lang yung anak ko kaysa nagpuyat ako. Sana hindi ko na lang ginasto yung pera sa mga ganito. Dapat nag-banding na lang kami. Kaysa bigyan ko siya ng pera, dapat nag-ano lang kami. Ganito, maraming realization. Okay? Guys, yung mga nasa hospital, hindi nila iniisip yung pera. Minsan, iniisip nila yung oras. Tanongin yung mga lolo nyo, lola nyo. Siguro makarelate kayo. Maganda humingi ng payo sa kanila. Alam ko sila matigas ang ulo or lagi nilang iyan kasi. Pero tanongin mo anong gusto nila? Extra pa na time. Extra time. Yun, doon ako na ano sa lolo kasi sabi niya, kung bibigyan ako ng wish, gusto ko ng extra time lang. Time lang. Diba? Hindi mo alam mangyayari sa'yo after nun eh. Sana lolo ko eh. Yung ang pera makita mo lang eh. Totoo. Pero yung time, makikita mo ba yung time? Makikita mo, mapupulot ba yung time? Ma-extend ako ng time. Meron sila sa internet cafe. Makaka-extend ka ng time. Tama ba? Extend po ako. Di ba? Ganun lang yun. Pero, come to realize, guys. Come to realize, ngayon pandemic. Di ba? Lahat pera iniisip. Pero ano yung mga critical na? Nasa hospital na. Di ba? Hindi na talaga balik yung oras. Hindi na. So, may gusto ka ba balikan, Michelle?
Wala? Huwag mo balikan ng ex mo. Huwag mo balikan. Kung may ex ka, huwag mo balikan. Okay? Huwag yung sasabi ko, ha? Huwag nyo ano yung time na, ah, hindi, time na to. Mahal ko siya. Pakasal na kami. Hindi yun. Hindi yun yung minimin ko, ha? Yung, di na ako saya ng oras. Mahal ko siya. Ano yun, mga, ano, nasa Korean drama or nasa, ano, nasa, tele, nasa, ano, teleserye. Huwag yun, ha? Hindi yung time na sinasabi ko ganun. Ha? Sayang yung time. Gagawa na kami. O, oh, diba? Huwag yun. Kaya space lang. Pandemic ngayon. Umawa kayo sa bata. Okay? Control, control. Okay? Honest hearts produce honest action. Diba? Meron, minsan kasi meron tayo napupunta na client na honest tayo pero hindi na-appreciate. Huwag kayo mag-stick doon, guys. Huwag kayo mag-stick doon. Ha? Yung hindi nasusuklian, nasusuklian yung mga work nyo, yung mga effort nyo, huwag kayo magstay. Sabi nyo, kailangan ko na trabaho. Hindi, ang gagawin nyo is habang nag-work kayo, hanap kayo ng trabaho. And then, magpaalam kayo ng maayos. Kahit anuman sabihin niya, after na sabihin mo na hindi, na, hindi ka na masaya. Di ba? Kaya nyo nga makipag-break sa mga kasintahan nyo, ba't hindi nyo kaya makipag-break sa client nyo? Ano ang problema? Yan ang problema sa mga BA. Yan ang mga kinakausap ko one-on-one. Na kaya niya makipag-break daw sa ano niya, sa seta niya, pero sa client niya hindi. Di ba? Siguro si client may pera, si boy o si boyfriend, si girlfriend walang pera. Palagay niyo, ano doon? Matimbang. Okay? Ito, tandaan niyo, hard work. Dapat mas mataas pa sa inyo yung pangarap niyo. At wag na wag, kapag nangarap kayo, wag na wag niyong kalimutan yung paa niyo nakatapak pa rin sa lupa. Kasi yung iba ang taas na nalipad. Men, ghost na. Alam niyo sa Among Us na ghost, ganun na, lumulutang na sila. Diba? Dedication. Itong dedication na to, kung dedicated kayo sa work niyo, bigyan niyo ng oras talaga. Gusto ko to. Gagawa ko ng paraan. Sabi nga nila na matatanda, tsaka alam naman siguro natin, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Totoo yan. Totoong totoo yan sa mga being ngayon. Ay, hindi ko kaya. Ay, maraming milakad ako. Ay, mga ganun. Kapag kailangan nyo yung work, kapag sinabi interview ngayon, interview automatic. Huwag nyo nahintayin na asayan yung oras kasi. Ganun kasi. Minsan kasi ganito ha, sa mga nag-hiring, kailangan na mabilis. Kailangan, ito, okay ka ba? Kausapin ka namin ngayon. Okay ka na? Say go. Ganun kami. Ganun dapat yung ano namin yung ang ano namin sa MBS. Okay? Kailangan always available kayo. And then, success will follow. Okay? Kung tatanungin nyo ako, Sir Z, successful na ba? Successful ka na ba sa life mo? Meron ka na ba ganito? Ganyan? Hindi nakikita yung success sa palabas yung mga suot, yung magarang bahay, or yung ano, yung sana nakaaral yung anak mo. Hindi nakita yung success doon eh. Ha? Sino makasabi sa akin ng success? Ano ba yung meaning ng success sa inyo? Gusto ko lang malaman pa, ito ah, as ano, bago tayo mag-start talaga sa training na to. Ano ba yung success sa inyo? Natanong nyo ba yung sarili nyo? Ano ba yung success? Success ba yun kapag sinasagot ka? Success ba yun kapag nagkaroon ka ng bahay? Success ba yung minahal ka ng ano mo, ng crush mo dati? Ano ba yung success sa'yo? Ano ba yung success? Hindi natatapos yung success eh. Sa akin. Kayo, palagay nyo, ano ang success para sa inyo? Ang success ay maraming double. Double C, double S. Diba? So, para kayo nyo, tanongin nyo, ano ba ang success? Tama. Okay. Galing ah. Google mo yan oh. Galing mo yan ah. Google is the key. Galing ah. Ang gusto ko lang success is kapag may peace of mind ka tsaka wala kang tinatago. Wala kang talaga tinatago. Tama yun. Success is being contented. Contento ka na. Contento na ako. Hindi yung contento sa parang ganito lang talaga ako. Hindi. Yung parang achieve ka pero may peace of mind ka. Tama yun? Namaste. Okay? Sino nag-yoga dito? Namaste. Namaste sa inyo.
Okay. Nice po. Ha? Always po. Pros and cons. Ito masaya. Maraming pros kaysa sa cons. Isa lang ang cons talaga dito sa product sourcing. Isa lang yung nilagay ko talaga. Okay? Ang pros po, English. Sino magaling mag-English? Okay, hindi ako yun. Hindi pa ako ganun kagaling mag-English. Pansin nyo naman siguro sa pananalita ko, hindi talaga Tagalog, di sa English yung ano ko, native tongue ko talaga siguro. Native language ko. Ano ba? Pansin nyo naman siguro talaga. So, English is not mandatory. Yung mga na-hire namin sa MVS, si Ann lang nag-English. Tapos, yes. Yan nun. Tuturuan ko kayo yan. Paano mag-yes saka mag-no. Gusto yung maturuan ko kayo? Paano mag-yes saka mag-no? Dapat mag-yes kayo. Dapat approaching talaga yung mukha nyo. Yes. Ganun. Ha? Tingin sa camera. Ganito ha. Turuan ko kayo. Para matuto kayo. Tingin sa camera. Tapos, yes. Ganun ha. Ganun ha. Ha? Magaling si May dyan. Hindi ako magaling dyan. So, turuan ko lang kayo paano mag-yes. Pag no, dapat sincere yung mukha nyo na hindi kayo yung parang sang-ayon sa sinasabi niya, parang aware lang kayo na parang no, ganun dapat. Dapat ha? Ganun ha? No. Ganun. Sincere yun. I think not. Okay, ganun. Sincere dapat. Kahit negative, sincere pa rin mukha mo. Ha? Ganun guys ha? At least, naturuan ko kay ganun ako. Ganun kasi ako. Parang sabi ko, yes, of course. No problem. Diba? Ganun. Expressive yung kamay ko. Expressive dahil kamay ko, expressive ba yung mata ko? Kahit nakasalamin ako. Tama? Okay ba guys? Pag-aralan sa salamin. Ako, pinag-aralan ko. Ewan ko pa, mukha akong tanga dati. First time ko kasi, parang sa online, di ko alam ano yung tsura ko. Tapos, ganoon ako. Si May, yun ang tinuro sa akin. Kasalanan to ni May. Promise, siya nagturo sa akin. Kasi magaling kasi, gusto ko, tama lang. Parang ayoko lang magkaroon ng sentences or grammar. Magkamali ako ng grammar ko. So niya, sige, ganito na yes or no ka na lang. Tapos ako na bahala magsalita. Sige, sige. Do you have any question? No. Okay, di ba? Sabi mo, are you okay? Yes, I'm fine. No, di ba? Oh, manatunan na kayo English. Okay na ba yung English ko? Okay ba? Okay ba yon? Okay ba yung expression ko na ano ko ba kayo? Nahikayat ko ba kayo? Na sincere ako? Sa mga sinasabi ko na okay. That's right. I'm okay. How about you? Mga ganon. Diba? O, diba? Swak na swak. Ganon. Ganon dapat. O, damang-dama. Dapat damang-dama mo. Okay? Okay. Ganon. Amen. 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 Okay. Okay? With feelings. Tama, with feelings. Flexible yung time. Yun ang maganda. Flexible yung time. Kasi, pwede ka mag-work ng, ang maximum po ng upo ng tao is 2 hours. Sabi ko sa inyo, upo ng tao, 2 hours. Kung naglalakad kami ni May, hindi po ako nakaupo kapag kumakain. Minsan, hindi ako umupo. Tumatayo ako. Kasi alam ko matagal na ako sa upuan. So, minsan kailangan kong tumayo para kumain. Minsan, ganun ako. Okay? Flexible yung time. Maganda talaga yung flexible ang time. May time ka sa anak mo, may time ka. Kung may, ano naman, kung may, sabihin natin may time tracker, yung mga time tracker na yon. Ang pinaka malupit na time tracker na hindi mo pwedeng gawa ng cheat code or anything is ang time doctor. Kahit dual pa yung screen mo. Parang ang Hubstop, nag-upgrade din, pero yung Upwork, hindi pa rin. Kapag dual screen ka, pwede ka maka-YouTube dito, pwede ka mag-work. Binigyan ko na kayo ng idea. Okay? Kung binigyan ka ng time tracker, alam nyo nang huwag kayo magloloko. Diba? Kahit nagtatrabaho ka na mabilis, bibigay sa iyo ng pinakamataas si Hubstop ata. Ni Hubstop is 87%. Walang ano na, galawan ng mouse, galawan ng ano. Kasi binibilang kasi ni ano, Hubstop yung galaw ng mouse, galaw ng keyboard. Diba? Sino pa nakatry ni time tracker? Wala po. Okay. Etong product sourcing is a rare skill. Hinding-hindi po to basta-basta nakakahanap ng ganito. Yung mga expert ganito, mahirap po talaga. Nagsabi na yung mga seller sa akin, hirap pala maghanap ng magaling sa product sourcing, no?
Ganon ang nasabi. Nagtagalog sila. Totoo, nagtagalog sila. Nang English na siyempre. Okay? So, rare skill talaga to. Pinaka-rare na skill para sa akin. Tsaka yung ano, Amazon Seller Central. Rare skill po na talaga yan. Dito, hindi nyo kailangan ng degree. Okay? Hindi kailangan nakatapos kayo. Hindi kailangan na graduate kayo ng summa cum laude. Or kailangan po nakita sa certification na kayo ay may loyalty award. Sino po may loyalty award dito? Diba? Hindi po kailangan. Okay? Tapos, age doesn't matter. Hindi lang sa pag-ibig, pati sa online. Nadaan niyo yan. Ha? Age doesn't matter. Okay? Pwede ng AIDS. Hindi. Sorry. Huwag yun. No need to have a pleasing personality. Diba? Makita niyo sa hiring with a pleasing personality. Mukha ba ako pleasing personality? Hindi nga. Kaya nga dito ako nagtrabaho. Diba? At least, diba? Sino ba may pleasing personality po dito? Sino po? Wala po bang pleasing personality dito na pwede natin irampa? Wala po? Huwag kayong mag-alala. May Oppo po. May Oppo. May filtered po tayo. May Photoshop po. Marunong po ako. Ipifilter lang natin kung may problema tayo sa tigyawat. Ano. Ah, test. Kaya ka online? Ah, ganun po ba? Meron po bang ano? problema? Humble si Tess. Tess, salamat sa pagiging humble mo. Isa kang ano. Negative ka sa COVID. Mabuti negative ka, Noemi. Okay? Pleasing personality ha. Hindi kailangan. Okay? Yung iba dito, hindi ako mag-apply kasi grabe mag-English. Hindi sila. Okay lang yan. Oh, grabe. Humble. Yes, humble is the new meta. Humble is the new meta. Okay? Kapag may pleasing personality, kapag nilagay doon sa product sourcing with pleasing personality, sapakin mo. Ibabash ko yan ng malupit na malupit. May ganun na pala ngayon. Ha? Yung cons naman, guys, siyempre, mental health issue. Yun lang ang problema talaga para sa akin. Halos tataraturuan ko ganito yung problema. Nagkakaroon ng anxiety. Kasi heavy thinker na. Grabe na mag-planning. Grabe na mag-ano. Yung mag-plan ng company, paano palago yung company, paano yung pag-ano ng item, paano pag-analyze ng kipa. Nagkakaroon sila ng, lalo na ngayon ng pandemic, nagkaroon sila ng anxiety. Nanalamig yung kamay nila, yung paa nila, and then hindi sila nakakatulog na maayos. Sino po dito may mental health issues po? Huwag kayo maya. Ako, meron akong anxiety po. Nalaman ko po last year lang. May anxiety po ako. Kaya tumaas yung blood pressure ko. Sino po? Kain ka ng kain kasi. Kain ng kain ako. Sino po may ano dito? Huwag kayo maya. Okay? Sino po? ICQ. Yes, analyze ICQ pa. Ganun po. Kapag analyze ka, yung madugong analyzation ha. Lalo na kapag nag-private label kayo. Mas madugo po yun. Hindi, itong online arbitrage, hindi pa po ganun kadugo. Pero kapag nag-private label kayo, dumugo ng ilong ko eh. yung last year, dumugo yung ilong ko sa kakaisip ko. Yun nga lang. Yun lang. Sino po? Wala pong may mental health issues dito. Kung wala po, maganda po yan. At least aware kayo. Dapat po kayo natutulog ng alas 10 ng gabi. Ulitin ko po, alas 10 ng gabi to 3 a.m. Okay, mga anak ko, maingay na. Okay, nanakay, baba mo na kayo, mga anakis. Okay na sila. Nakay, anakis. Yun lang. Guys, ha? 10 to 3 a.m. Tulog dapat kayo. Magising mo kayo ng 4 a.m., okay lang. Okay? Na-search ko rin. Nagpa-ECG na. Nagpa-EEG na ako. Alam ba ECG? Hindi ko alam yung sa brain. Active yung brain ko. Active sa kakaisip kung magkano yung bill. Ganun. So, wala naman po. So, ganun po. Advice ko sa inyo. Alas 10 lang po. Tulog na kayo. Okay po? Guess po ba? So, bakit namin ginagawa ito? Maraming nagtatanong sa akin ito eh. Ewan ko bakit di natatapos-tapos to.
Sino? Wala ako. Umalik na ba? Okay. Yan na. Nandyan na. Okay. Tinitinan ko yung ping ko dito na wala ako. So, yung during pandemic, doon namin naisip ni May na bakit di natin mag-evax sa community? Kasi marami nang may message sa amin na paano mong paso ng online? Diba? Minsan yung mga tao nag-iisip na scammer kami sa online, inilis na namin, di na namin inisip yun na sinabi nila dati sa amin yun. Parang gusto na namin ngayon tumulong. Okay? Ang daming nangyaring unemployment, lalo na sa mga store, nag-close, sa mga restaurant na nagbawas ng empleyado, sa mga call center na nagbawas ng mga tao rin, sa mga... meron pong security guard data dito na kilala ako dito dati. Pero ngayon, okay na siya sa VA na siya ngayon. So guys, huwag niyong isipin na hindi niyo kaya ang online. Kaya niyo. Pero huwag niyo namang dalhin yung trabaho niyo dati na dalhin niyo sa online na kung supervisor kayo, hindi supervisor, dapat ako dito. Dapat TL ako dito. Meron sigurong application sa iba na pwede kayong maging ganun ulit. Pero dito sa product sourcing is hindi po kami nagbe-base doon. Nagbe-base kami sa skill kasi. Skill po yung hinahanap namin dito. Okay? So, always sa pandemic na to, kailangan po natin magtulungan. Huwag po tayo maghilaan pababa. Okay? Amen for that. So, don't give to get. Wala kaming hiningi na kapalit sa inyo. Walang-wala kaming hiningi na kapalit. Promise. Wala kami. Kung may nang message man sa inyo, naghihingi ng ano, something, wala po. May isang YouTube channel lang kami. Yan lang po. Tsaka wala po kaming aim na mag-abot ng sobrang dami niyang subscriber or anything. Nilalagay lang namin dyan para mabalikan nyo. Okay? Kasi minsan nangyari sa ano sa Zoom is nawawala. So ilalagay namin ngayon, naisip namin yung may ilalagay lang namin dun sa YouTube para mabalikan nyo. Okay? Make some difference. Ngayon, ngayong pandemic na to, magtulungan lang tayo. Okay? And kung bakit namin naisip ni May na mag-give back sa community dahil sa tao na to. Papakita ko yung tao na to, baka kilala nyo siya. Okay? Si Chuck Finney. Finney ba to? Tama? No? Yes, Jack Finney. Sino po nakakilala sa kanya? Sino po nakakilala sa kanya? Huwag natin i-google. Kung kilala, kilala lang. Kung hindi, hindi. Sino po nakakilala sa kanya? Na nabasa mo. Hindi siya sikat. No? Bigla siya sikat ngayon kasi ngayon siya na-bankrupt eh. Dati hindi siya sikat, di ba? Parang yung advocacy niya hindi siya sikat sa ganun. Giving while living. Habang buhay, paki gusto niya makita saan napunta yung pera niya. Hindi namatay siya, hindi niya na makita saan napunta yung pera niya. Gusto niya makita with his own eyes, di ba? Yes, masaya po siya na-bankrupt siya. Okay? Siya po yung nagsabi na zero is the hero. Yun ang sinabi niya. Dahil sa kanya, mas lalo kami ni May nagsabi na kailangan natin tulungan yung mga tao na to. Okay? Give back tayo sa community. Oo, di ba? Yes. Si Bill Gates, isa lang sa mga philanthropist na inspired niya, di ba? Maraming ano sa kanya. Okay? Give tayo habang ano, wag naman yung pati kaluluwa mo ibibigay mo. Hindi naman 'yon siguro. So, mag-give kayo. Kaya nga gusto namin makita kayo mag-ano. Kami, masaya kami nakita namin tinuturuan namin ni May na ngayon successful na, nakita ko na isa head na parang nakaka-inspire na. Hindi naman kami takot na masasapawan kami or anything or papalitan kami, wala. Kasi masaya kami na ito. At least, di ba? May natulungan kami. Yun lang yan. Okay, Char daw, Char. Oh, nice. Okay. So, let's start tayo. Okay. Marys Virtual Solution kasi sponsored by Marys Virtual Solution. Okay. Sila nag-sponsor nitong training na to. Kaya, sila nagbayad eh. Okay lang, sponsor nila eh. Di ba? Kapag sponsored, is always po sister company po ng MLL. So, sponsored po siya. So, kailangan natin siya promote. Okay? So, let's start. Okay? Paano po mag-work ang FBA? Nung una, ito tanong, ano ba ito pinasok ko, di ba? Siyempre, FBA product sourcing to.
Okay, skill ito. Okay. Pixel open ito. Ang ganda naman. Okay. Okay. FBA is fulfillment by Amazon. Fulfilled by Amazon. Yan po ang ibig sabihin. Si Amazon po ang nagpipick, nagpapack, ay nagsiship po ng orders nyo. Ni client po. Hindi pala ninyo. So, sorry po. Si client po. Si Amazon lahat. Kapag FBA po seller si si client, is may 2-day shipping fee. 2-day shipping po siya. Automatic, masasend po sa client, sa buyer yung item within 2 days. Yun po ang ano ng FBA. Dati po, sikat po talaga yung dropshipping tsaka FBM. Pero naging stricto si Amazon, kaya naisip niya, ay tama, magkawa lang tayo ng FBA fulfilled by Amazon. Hindi lang po Amazon ang pinufulfill ni Amazon. FBA fulfilled by Amazon, hindi lang. Si Zappos, si Amazon din po ang nag-fulfilled nun. Okay? Yun lang po. Dapat alam din nyo po at marunong kayo makichismis. Okay? Ganito po nag-work ang Amazon FBA. Si client po, hahanap po siya ng item sa mga Amazon retail website and then ipapadala po sa bahay niya or sa prep center. Ang tanong, may nagtatanong sa akin dito, di ba Z, sabi fulfilled, si Amazon na bahala. Bakit kailangan pa isend sa bahay or prep center? Kasi po, kailangan tanggalin yung mga tags, yung packaging. Kailangan tanggalin po yun kasi nandun pa yung prices. Kung ano yung nilagay mo sa prices doon, yun ang ilalagay mo dito sa packaging mo. Or kalimbawa, nag-bundle ka, dalawa yung item, hiwalay. Gusto mo isama yun. Papadala mo na sa bahay, i-repack mo na yun bago ipapadala kay Amazon. Para si Amazon ang bahala mag-send kay ano, kay buyer. Ganun po yan ha. Tapos, kapag na-send na kay Amazon, pwede nyo nang iset at ni client na gusto ko every week papadala sa akin yung kita ng store or every 2 weeks. So, papadala ni Amazon yung kita kay client. Ganun po yung FBA. So, saan po tayo product sourcing? Nasaan tayo? Tayo yung hinahire para maghanap ng item na isi-sell ni client sa Amazon. Ganun ang trabaho ng product sourcing. Ang product sourcing FBA, iba rin po yung product sourcing private label. Magkaiba po yun. Huwag po kayong malito sa mga newbie dito. Huwag kayong malilito nun. Kapag sinabing FBA product sourcing, ibig sabihin online arbitrage yan. Kapag product sourcing private table, product sourcing ng sinabi, tapos iba yung criteria, malalaman nyo kagad sa criteria yan eh, private label po yun. Okay? Ganun po yun guys ha. Naintindihan po yung ang graph nito or paano hinahandle to? Paano natin na trabaho ito. So, dito pa lang is si client po kasi is minsan tamad na po sila magbasa or magnood ng video. Gusto nila yung may alam na kagad. So, doon pumapasok kami mga trainer. Tinatrain namin yung BA. Okay? Para alam nyo na yung ginagawa nila. Okay po? So, ang FBA product sourcing po is piggyback. Piggyback po ang ginagawa natin. So, ano ba yung piggyback? Ang piggyback po is may seller na sa Amazon. Okay? Kukumpit lang tayo sa kanila. Kukumpit lang tayo. May listing na sa Amazon. May listing na, meron ng listing sa Amazon. Gagawin lang natin is magsesell din tayo ng ganun. Nagkakapi lang tayo. Piggyback lang talaga. Okay? Nag-guess po ba yun? Yung trabaho ng FBA. Okay lang po ba? Or masyadong maraming ano. Kasi ang private label po, new listing talaga siya. Ikaw gagawa ng description, lahat, title, optimize ng title, ikaw. May optimization rin sa FBA, pero konti lang. Pero dito, piggyback lang talaga. Sa anong talaga tayo? Sasabay lang tayo. So, anong listing sa Amazon? Yan po. Okay? Hindi ko po nalagay dito anong pros and cons kapag nasa FBA ka.
FBA, ya, FBA. As I said, para marunong kayo mag-strategize. Ang problema sa online arbitrage is kailangan everyday may listing ka. Everyday talaga may listing ka. Sa private label naman, kahit kailangan mo na ng tatlong listing. Sa 2 weeks, kahit makahanap ka ng tatlong listing, okay na yan. Iba po yan, ha? Ibang-iba po talaga yan. So, minsan per RB na bayaran, minsan hindi. So, kung expert ka talaga sa private label, mga ano siguro, isang araw lang meron ka na kagad, isa, dalawa, tatlo. Ganun kagad yan, automatic. So, online arbitrage is, ang ganda po talaga, kasi everyday nagsa-search kayo. Everyday. So, may trabaho tayo, may client tayo, and then, pwede pa natin ma-improve yung skill natin. After natin marunong tayo sa online arbitrage, pwede na tayo mag-private label or wholesale. Diba? Ito yung pinaka-basic. Ito yung nagsa-start. Lahat ang niya seller, mas maganda mag-start ng online arbitrage. Okay? Okay? Amazon anatomy. So, kailangan po natin malaman kung ano yung mga nakalagay sa Amazon. Okay? Hindi lang yung Amazon, ah, ito lang pala siya. So, dapat alam din natin kung saan tayo titingin, ano yung mga importanteng details na dapat natin alamin sa Amazon. So, ulitin ko, Amazon US po ang tinuturo ko. Kung Amazon UK kayo, hindi po ganun ka-expert sa UK. Pero same lang po yung ginagawang strategy for searching. Kung ano yung Walmart sa Amazon, sa UK is Argos. Yun po ang alam ko. Okay? So, dito po sa taas, isang Amazon URL. Ulitin ko po. Amazon URL po ito. Ito po yung kinakopy natin sa sheet. Okay? Ito po yung product title. Kapag sa niya, product title, ito po sa Amazon. Hindi po yung product title na sa source. Sa Amazon po. So, ito po. So, makita niyo sa baba po is yung brand. Okay? Yung brand niya po. Ang brand niya po is Visit the Disney Store. Yan po ang brand niya. Okay? Ito po ang customer rating. Rating ko po. Customer rating po ito. Okay? Itong star na to. Customer rating to. Customer review. Yan. So, ito po ang buy box. Ulitin ko po. Ito po ang buy box. Next is, ito po yung description bullet type niya. Description bullet type. Okay? Next, ito yung lahat ng seller. Nandito lahat ng seller. New, use, collectibles. Nandito po lahat. Okay? Halo-halo po. Makikita nyo sa right side nyo po or pwede nyo i-click din ito or ito. And then, makikita nyo po lahat ng nandyan po. Ah, sorry, nawala ako. So, bumalik na ako. Sorry, guys. So, nandito po makikita nyo lahat ng sellers. Okay? FBA, FBM, collectibles, lahat nandito na. Okay? I-click nyo lang yan. Or ito. Makikita nyo. So, nasa baba po is product description. Diba ba? Product description po yun nandito. And nandito rin po ang product information. Okay? Ito po yung main category. Kapag may C-top 100 po, is main category po yan. Ito pong action figures is ang sub-category. Ulitin ko po, sub-category po ito. Nakikita nyo dito ang ratings or customer reviews. Makikita nyo po dito na 4.8 out of 5 stars. Kung dalawa lang po yan, 2 out of 5 stars, pangit po yung item na yan. Okay? Makikita yung manufacturer is Disney. Ang item weight is 2.56. Package dimension, eh, seto po. Makikita nyo. Okay? Yan ang importante. Yan ang pinaka-importante. So, nasa baba niya po is customer question and answer. FQA. Okay? Frequently asked questions. FAQ pala. Sorry. Frequently asked questions. Eto po, nandito. Pwede nyo po ito maging basehan. Okay? Papakita ko po na gaano ka-importante rin po ito. Customer image. Pwede nyo po tingnan kung hindi kayo sure dito sa image dito.
kung ano ba talaga yung packaging niya, pwede niyo po tingnan dito. Okay? Nandito rin po makikita niyo ulit kung ilan po yung customer reviews. Okay? Guess po ba? Okay? Open ko lang po ha. I-open ko ito, itong item na to. Ah, sorry. Open natin yung item na yan ha. Sorry guys. Wala ko ata na. No? Copy ko na lang. Guys, tuturuan ko kayo ha. Ah, huwag na lang natin ilagay dito. Ilagay na natin kasi marami akong tools dito. So, lagay natin ng... Ah, sorry. Netflix to. Sorry. Dito natin ilagay. Sabi ko guys, dito yung mga seller or dito. So, paano malaman kung minsan tanongin ka, ilan yung FBA? And by the way guys, sa Amazon, papalitan nyo po yung ano, yung zip code, lalagay nyo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 and apply. Automatic US na po ito. Ganun po ha. Dapat nakalagay po yan. 1, 2, 3, 4, 5 US na po yan. Okay? Dito po, pwede nyo tingnan tsaka dito. I-click ko po ha. So, i-click natin. Makikita nyo sa right side may nag-open. And then, may nakita kayo dito, filter. Open nyo po yan. Prime. I-click nyo lang yung prime. Heto na po yung lahat ng sellers. 1, 2, 3, 4, 5. Makikita nyo rin po yan dito sa taas. 5 po nakalagay. Guess po ba? Kasi kapag hindi nyo filter FBA po ka tayo kasi. Titingnan tayo sa FBA. So, dapat alam nyo. Ito yung FBA. So, 1, 2, 3. Bibigyan nyo lang dito. Nakalagay na po automatic. Tsaka titingnan nyo yung cart. Ato cart ko ilan. So, yun po yung seller. Okay po? Ito po yung ano... Ito po lahat. Ganito po itsura niyan. Tama sa. Ito po. Okay. Nag-gets po ba ako? Okay po ba? Nag-gets po ba? Noted po ba lahat? Yung sinasabi ko. Title po. Okay. Ha? So nilagay ko po kayo sa ano, sa tawag dito. Sa inig ano, para makita walang mga tools. So, okay. Para ito na makikita nyo talaga at all. Okay. Importante yan. Check nyo talaga ito. Title. Importante yan. Okay. So, go. Share natin ulit. Meron tayo share. Okay. Balik tayo dito. Okay. Ito yung last ko na ituturo muna, Amazon Jargons. Amazon Jargons. Sa ngayong araw na to, Amazon Jargons lang tayo. Yakat ko sa Amazon Jargons po. So, importante yung Amazon Jargons. So, bakit importante? Guys, kasi sa mga tools na ginagamit natin, hindi na po sila sinasabi nyo na yung full na word. Minsan yung abbreviation na lang po. Para madali niyo pong madali na pong makatipid po ng space sa mga tools, ganoon pong ginagawa niyo na. So dapat alam din po natin 'yan. Okay? So una po is FBA. Kapag sinabi fulfillment by Amazon or fulfilled by Amazon, okay? FBM po is fulfilled by merchant or MM, merchant fulfilled. Yan ang sinasabi na drop shipping, ano po. SKU stock keeping unit. Po, stock keeping unit kapag tinanong kayo. Okay. UPC, Universal Product Code. Importante. BSR, ito yung mga tanong sa akin dati na hindi ko nasagot. Ano ba yung BSR? Best Seller Rank. Yun ang sinabi kong top 100 kanina. Yun ang BSR. Okay. ASIN, Amazon Standard Identification. So, buy box ang BB. So, gusto ko muna ipakita sa inyo saan makikita tong apat na to. Okay? Papakita ko lang sa inyo. So, ang UPC po makikita minsan nasa product information. Ito po, wala po siya dito. Wala pong UPC.
Okay? Dito po nakikita yon. Ang ASIN po, pwede pong makita dito. Dito po sa URL, nandito po ang ASIN. Kung makikita yung kanina, chinek-check ko. Ito po, BO007. Nasa 10 character codes po yan. Minsan number po yan. Okay? So, diyan yung makikita ang ASIN. Ang BSR, ito po ang BSR. Kapag may sita po na bestseller rank, it means ito po. Okay? Ito po yung category niya. Toys and games. Ito yung main category. Ito yung sub-category, sinabi ko na kanina. Okay, guys? Yun lang po ang importante. Tsaka yung title, nandito po yung title. Okay? Break tayo dito. Ay, yung buy box po. Nakalimutan ko yung buy box. Ang buy box po is ito po ang buy box. Sinabi ko kanina, ito po yung buy box. Okay? Yan po yung okay, I'm back. Nawala and then bumalik. Okay, guys. Bigla nag-timeout. Next is ROI. Return on investment. Okay, return on investment. Gated category. Restricted, ibig sabihin. Gated siya. So, restricted siya sa item. Sa category na yon. Or I mean, sa category or sa brand na yon. Gated siya. Okay? Return on investment calculation po yan ng minus na lahat ng expenses and then yun po ang ROI mo. Okay? Lahat, sabi natin mga fees, lahat ng fees nandoon tapos yun po yung magiging ROI nyo. Okay? And then yung OS is out of stock. Okay? Bolo, be on the lookout. Importante po tong bolo. Tuturo ko pa sa inyo next time. ASP, average selling price. Meron pong AS, ASP is price, ASR, nakalimutan ko lagay, average selling rank, may ranking po na 90 days. Kapag average, is sinasabi niya 90 days. Okay po. Easy or AMZ is Amazon. DS is dropshipping. IL is inventory lab. Inventory lab is a software po. Okay. TA, tactical arbitrage po yan. Software din po yan sa product sourcing. PPC, pay-per-click. Iba pong skill yan. Okay? PL is private label. Prime is Amazon Prime. Okay? SP is selling price or source price. Okay? Ang selling price po is a source price. Ibig sabihin, yung price sa Walmart, sa Target, yan po ang selling price. Yan po sila. Ang SP po, kapag sinabi SP sa PL, is sponsored product. Ulitin ko po, sponsored product yan po. Replens. So, yung lagi natin, balik-balik na kailangan natin, hindi sa seasonal, pero kailangan natin. Halimbawa, ng toothpaste. Di ba? Sa Amerika, hindi sa atin, dito sa Pilipinas, ha? Pati sa Amerika, lalo ng tissue, yan. Mga yan, replens yan. So, prep center, yung nagre-repacking. Tatanggal ng mga prices. Sila yun. WS is wholesale. KPI is key performance indicator. It means yung ROI, yung net profit, kung ano ba yon, ilang sales per month, ilang sales per month, ilang seller dapat lang, yun po ang KPI. Criteria for short. Okay? KPI, gusto nila. Key performance indicator. Pero for short, criteria lang po yan. Category. So, a main category po kasi is marami pong main category. Kung gusto natin makita lahat ng category, is pumunta lang po tayo sa Amazon. So, Amazon.com po tayo. Para makita po natin lahat ng category. Main category po ito sinasabi ko. So, yung all, open nyo po, drop down. Ito po lahat ng category. Sports and outdoor, software, smartphones, prime videos, premium beauty, pet supplies, office supplies, yan po lahat ng category. Okay? Category po yan. Para maintindihan natin lahat. Okay? Next is subcategory. Pinabi ko na kanina yung subcategory. Yung parent ASIN and child ASIN.
So makikita niyo na po yung parent tsaka yung sabi natin child ASIN is kapag meron pong variation. Ano po yung variation? Ito po yung variation. Iba-ibang kulay, iba-ibang sizes. Yun po yung variation. Ito po yung variation. Ito po. Okay? Naka-share po ba? So, ito po yung variation. Okay? Kapag i-click ko, mag-change po yan. Yung kulay naman yan ang variation. Okay? Ano yung parent tsaka yung child ASIN? Pakita ko lang po. Pili tayo dito. Okay. Pakita ko lang po. Heto po yung parent ASIN. Heto po yung child ASIN. Kapag may variation, ganun po yan. Dito sa training na to kasi pinapakita ko sa inyo, may rep seller po kasi tayo. So, madali natin makikita yung parent tsaka yung child ASIN. Pero kapag wala po, is makikita nyo po dito, is yung ano lang, yung tawag dito, yung child ASIN lang, hindi yung parent ASIN niya. Pansinin nyo, oh, Q1. So, hindi nyo nakikita ang parent ASIN niya. Ano ba yung pagkakaiba ni Q6 to ah? Wait lang. Copy ko lang muna ang ASIN. Lagyan natin dito. Ah, Q6 na siya. Tama. Ito yung Q6. So, anong pagkakaiba ng parent tsaka ng child ASIN? Isa lang po yung sila sa listing. Kapag nag-list po kayo ng item, alam ko sa ngayon di nyo pa ito maitindihan pero babalikan nyo itong video na ito para mag-gets nyo yun. Yung parent ASIN is, halimbawa, naglagay lang ako ng isang item. Block. Nilagay ko. Tapos, i-click ko na kaagad doon sa ano, lagay ko lahat ng variation, lahat ng... Ah, hindi pa, wala pang variation yan. Kasi hindi maglo-load si Seller Central. So, pag nag-list ako ng item, una si block muna. Tapos, lalagyan ko siya ng mga description, bullet type, lahat. Lalagyan ko lahat ng sizes, lahat ilalagay ko. Tapos yung prices, tapos click. After nun, babalikan ko yun. Tapos mag-a-add ako ng color. Halimbawa, ibang color naman. Gray, red, yellow. Bibigyan ako ng assign ASIN nun. Sorry, nawala ako. Sorry. Yung pinakaunang nilagay ko. Okay? Yung pinakaunang nilagay ko na color, yun ang magiging parent. Tapos, ilalagay ko na ibang color, yun ang magkakaroon ng child ASIN. Nag-guess po ba ako doon? Medyo nag-guess po ba ako doon? Or medyo ang labo pa? Yung sa parent tsaka child ASIN. Okay lang po ba? Kuha naman po. Okay? Mabuti naman po. Nakuha nyo. Okay? So, mga extension siguro, kailangan ko ba ito? Kailangan ko talaga, bigyan ko, sige, extension na lang. Para may oras pa ako. Google Chrome extensions. Yan, importante. Unang-una po, guys, please lang, nag-work lang po to sa Google Chrome. Dapat Google Chrome po kayo. And then, always sync your Gmail account. I-sync nyo po sa settings po yan. Dito po yan. Papakita ko lang po. Dito po yan. Settings. Nakita nyo, meron na ako dito. Yan. Bakit ko nilalagay yan? Kasi every time magta-travel ako, papalit ako ng halimbawa, nadala lang namin yung laptop ng wife ko, babalik ito lahat ng Google Chrome extension. Okay? Malalagay doon sa Google Chrome niya. Makakuha ko ito lahat ng extension ko. Babalik doon. So, nasa settings lang po yan. Nasa settings. And then, sync nyo lang po. Always sync yun lang po. Okay? Ganun lang po ako. Yan. Guess po ba? Dapat ganun ha. I-sync nyo ha. Para madala nyo. Kung magpapalit mga ng PC or nawala ba or anything nagpa-reformat kayo, babalik yun. Basta tataan nyo lang yung ano nyo. Okay? Wait lang guys. Why we need the Google Chrome extensions? Panahon kasi namin walang ganun. Mahirap talaga yung panahon namin kasi kailangan talaga manual eh. Titingnan namin, wala kaming data na ma-approve na saleable yung item.
ganun yung kahirap. Konti pa yung seller, ngayon ang dami na. So, ang daming Google extension na pumapasok tsaka tumutulong sa atin para mapadala yung product sourcing. Sila yung ano nyo, yung katuwang nyo. Diba? Katuwang nyo sa product sourcing. Sila po. So, papakilala ko kayo dito. Siguro, iyan ako lang. Dahan-dahanin ko lang muna. So, Kipa po, yung paid. RevSeller, RevROI, paid din po yan. Scanalyze, Amazon Scout Quick View, TS Amazon Quick View, Context Menu Search, FBA Calculator, Invisible Hand, Price Blink, AMZ Base, AC Sync, LastPass, Loom, Web of Trust, Amazon Quick View, ZenMate, WinScribe, ProSec. Ito po sila yung mga VPN kasi may mga hindi po tayo ma-access. Okay. ASIN Pincher, Tactical Arbitrage Popular Products. Ito, ginagamit ko to for further analysis ng variation. Okay. Online Seller Add-on is for ilan na po ba yung product na available kay seller. Makikita ko yung mga competitors ko. Okay. Retail Minute Dealer Finder. So, yun lang po ang kailangan nyo. Okay. Please lang guys, Google setup nyo po ito. Importante yung Google setup nyo po. Is pumunta nyo mo shopping. Pwede po yung shopping. Shopping. Pumunta dito. Shopping. And then, settings po. Search settings. Ito yung pinaka-importante. Baba po tayo. Region settings po. And then, click nyo po yung United States. And then, save. Ganun lang po. Okay. Explain ko isa-isa yung mga extension na ginagamit ko. Bigyan natin ng time ito. Balik tayo sa Amazon. Open na isang product. Ganun lang siya. Kita yung malo-load. Kaya kailangan nyo tawag dito, kailangan nyo ng magandang sorry si Mark nandito. So minsan kailangan nyo talaga ng magandang connection or magandang processor ng computer kasi ganito karami ang kailangan nyo na extension. Diba? Lahat ito extension to. This is a RevSeller. Sabi ko, ito yung nagko-compute. Computation. Ginagamit namin for computation. So, meron din po ako dito kapag wala po ito, hindi gumagana or ito sa Easy Insight. Meron po akong backup dito na si FBA Calculator. Wala ata dito siya. Nandito ba? Ito sa FBA Calculator. Okay? Ito po. Automatic lalagay niya yung buy box. Lalagay natin yung source. Yung source po. Mismo yung source. Ha? FBA po dapat. Source. Ang source po is ito po sila Walmart na target. Yun po ang source site. So, lalagay natin halimbawa $12 lang sa source. Kakalculate niya. Automatic yung net. Ito. Okay? So, paano po yung ROI? Tatanong kayo ROI. Itong net profit, i-divide nyo po dito sa source price and then ita-times nyo sa 100. Yun po ang ROI. Okay po? Yun po magiging ROI niya. Okay? Ito po is free. Okay? And then next, hindi natin. Ito po sa Easy Insight. Mahabang-mahabang tutorial po ang gagawin ko dito sa Easy Insight. Okay? Ito po si Kipa. Pwede po kayong mag-anong ng Kipa for 7 days. May free trial po sila. Ito po si Kipa. Okay? Ang next pa na itong nagamit ko dito is si Amazon Rank Chrome Extension. I-click nyo lang po yan. Makikita nyo anong top tier. Ano ba yung top tier? Sa dami ng listing sa Amazon, pang ilan yung 1% doon? Sa 6 million, ilan ang 1% doon? So, doon nagbe-base yung ranking. Ito yung top tier. Okay? Nag-guess po ba ako doon? Yun po ang top tier. Sabi niya, gusto ko 3% lang ng toys. So, guys, mas maganda guide nyo to. Every 1 hour nag-update po ito. So, malalaman nyo sa toys is kailangan ko lang pala ng anong rank sa 5%? 260.
1,274. Ito po yung ranking. Okay? Guess mo ba? Papakita kayo kay Easy Sync. Ito pong si Easy Sync, ang ginagawa niya po ito is mag-copy ng ASIN. ASIN po ang kinakopy niya. Pumunta ako ng store. Hindi pa ito strategy ha. Ano ko lang ito ha. Pakita ko sa inyo. Ang ginagawa niya po is ganito. Delete always po yung trash can. And then timing grab. Ang gagawin niya po is ikakopy niya lahat ng ASIN ito. Yun po. So stop ko na po. Yan ang ginagawa ni Easy Sync. Okay? Si Amazon Quick Copy po is para ano na to sa mga tamad katulad ko. Settings po kasi nasa Amazon Quick View. Nandito po kasi ano. Title Quick View. Pwede rin kasi si AC Insight ito eh. Title Quick View. Pwede rin po si Amazon. Ito. Amazon Quick Copy. Ito po. So, ano na po gamit ni Keepa? So, syempre, kailangan ng extension. Okay? Yung setting po ni Keepa, ganito po setting ni Keepa ha. Pwede nyo pong i-post or anything. Ito pong setup ni Keepa. Sorry po. Ito po ang setup ni Keepa. At marunong kayo. So, post nyo lang po. And then, copy nyo lang po. Ito po talaga ang setup niya. Okay? Ito si, ano naman po, si Tactical Arbitrage Popular Products is ganito po yung ginagawa niya. So, hanap tayo ng clothing. Clothing. Kasi maraming extension, maraming variation. So, try natin. So, ang gagawin ko lang po is i-click ko ito. Dami pa. Hindi nyo pa alam ko hindi nyo pa makakuha ito sa ngayon. Pinapakita ko lang anong gamit itong extension. Ha? Pinapakita ko lang. So, 0 for 20, 275, nilo-load niya. So, ang tagal lang po talaga. Duguan ito ng utak kapag ito yung ginamit nyo. Duguan ito kapag variation. Kung normal na OA lang, madali lang siyang ma-identify. Pero kapag kailangan nyo talaga ng further analysis, kailangan nyo po si ito. So, ang gagawin nyo, papakita niya revenue lahat po. Papakita niya. Okay, free po ito. Okay, ano. Okay, stop ko na po scan kasi tagal po tagal ito. Okay? So, last pass. Kailangan nyo po ito kapag magka-client kayo, kailangan nyo po na last pass. Anong gamit yung last pass? Hindi nyo po makikita yung password. Yun pa, hindi nyo po makikita yung password. So, kapag nagpunta po kayo sa Notion. Ito. Notion. Si LastPass na po yung bahala sa akin. Okay, here to kita. Notion Marketing. Wait lang natin. Wait lang. Oh, dyan nagpa-fluctuate. Ah, wala. Ba't di siya nag-update? Notion Marketing or sa ano kaya ito? Ano kaya pwede ko ilagay dito na may logins? Ano pa kaya pwede ko ilagin dito na may login details kailangan? Huwag naman Facebook. ano pa kaya? Kung Seller Central. Oh, ito, automatic siya. Papakita niyo sa inyo yung mga login details. Yun ang ginagawa ni LastPass. Halimbawa ito, Z. Automatic, nalagay niya yung password. Yun ang ginaganda. Tapos hindi mo makita yung password at all. Pero may login details ka. Okay, for ano yan? For safety purposes. Okay, guys. Ang next naman is papakilala kay RevRY. Si RevRY is papakita niya kung ano yung mga cashbacks and ano yung mga gift certificate. Discount GC. O, gift certificate yan. Wala, pero may cashback siya. Galing sa Befrugal, sa Top Cashback, sa Mr. Rebates, sa Flues, sa Shop at Home. Paid din po ito. Okay, ulitin ko, paid din po ito. So, ito po si Loom Video. Okay, Loom, hindi ko po siya magamit kasi gumagamit ako ngayon ng... gumagamit po ako ng Zoom ngayon. Okay? Ito po si Grammarly. Okay? Ito po si Clear Platinum. Paid din po ito sa Clear Platinum. Pero kapag umabot ako ng 1K sa YouTube ata, pwede ako magbigay nito Clear Platinum. Ang gamit po ni Clear Platinum, papakita ko lang po. Talang ha. Wait lang, saan kaya pwede ko siya gamitin? Wi-Fi.
Walmart. So paid din po ito ah, every year po ata $99 or $94 ata ito. Pakita ko lang po ah. Ito po source ito. Ito po yung source website. Source website. So titingnan natin. Ito po si Clear Platinum. Pag i-click ko po yan, automatic po pupunta na ako sa searching. Yan po ginagawa yung Clear Platinum. Pero limited na po siya sa mga website. Okay? Next is si Easy Insight. Ito po si Easy Insight. So ito po yung siya. Okay? So may settings po dito. Madugo rin po itong settings ito. So si Quick, Amazon Scout Quick View po. Ganito po ginagawa niya Amazon Quick View. Is kapag search ako ng toys. Si DS Amazon Quick View, same din po sila. Nang ganito ah. Ito po yung sponsored, SP sponsored product po. So, ito po. Ito po ginagawa ni Amazon Scout Quick View. Pinapakita niya kagad ilang seller, anong rank. Ganun po ah. Dito yung ASIN automatic. Yun po ginagawa ni Quick View. ASIN Pincher, ano? Siyempre po, tamad po kasi ako magkuha ng ASIN ito. Ayoko na po mag-copy dito or anything. Gusto ko lang, pag-click ko niyan po, automatic makakopy ko ng ASIN. Same siya ng ASIN, no? Yun po ang gamit niyan. Okay? Context menu search. Dapat po nasa settings kayo, option po. Dapat po nakaklik itong Amazon US and then add option. Ganun po, dapat ha. So, ang gamit niya po is ganito. Muda ako sa Walmart. I-click ko lang po itong item na to. Example lang po. Copy ko po itong title. Okay. Right click ko po. Automatic may context menu search. Tapos may sabihin siyang Amazon US. Okay. Ang searching po is hindi lang po title. Kundi image. Pwede pong image. Google search for image. Or pwede rin po search for Google. And then, pwede po description din i-search. Ito po, pwede po itong tapos right-click po and then search for Google. Okay, sorry po sa ingay. Yan lang po. So, yan po ginagawa niyong context menu search. Amazon US. Automatic ganun din po. Para siyang one-click lang kasi yung Clear Platinum. Okay. Ang next po si DS Amazon Quick View, same lang po sila ni Quick View rin po ni Amazon Scout. OS add-on is ganito po ginagawa ni OS add-on. Kapag pumunta kayo sa seller, parang keep ang gumagana sa akin dito eh. Ano ko lang, punta tayo sa seller, sorry. Makikita niyo dito si ano kasi gumagamit ito eh. Ito sa keep ito nagpapakita, pero si add-on pinapakita niya rin ito. Ilan ang seller? Ilan yung stock ng seller? 1,296.4. Yan po, yan po ang strategy niya. Yan po, yan po ang pinapakita ni online seller add-on. Okay? Ito po, ginagamit ko si video speed controller. Bakit po ginagamit ko? Ginagamit ko siya kapag may video training po. Kasi meron pong, katulad dito, meron pong mga excess na sinasabi ako na pwede nyo mapabilis. Okay? Ito naman po, wag natin yan. Ito. AMZ base, ang ginagawa po ng AMZ base, kapag nasa Amazon po kayo, may nakita kayo ito, hide, pwede kong hide, pwede kong i-show sa right side ko po. And then, pwede ko po i-click, and then, kunin ko po yung title, and then, Google search. Ganun kadali. Hindi na ako nahirapan na highlight ko pa ito, highlight. Diba, natatamaan yung iba dito, ganyan. So, dito, automatic na. Sorry. Yun ang na-search siya. Sorry. And then Google. So, yan po. Automatic. So, nagre-reverse kayo. Mas magaling ito. Madali ito. Okay. Ang next po is si FBA calculator. Siyempre po, gamit po natin yan kanina. Calculator. Retail Minat. So, halimbawa, nandito kayo. Merong mga coupon. Si Honey. Same lang ata sila ni Honey. Same lang sila. So, order of 50% Wow Fresh or copy nyo, try nyo. Okay? Yun po pinapakita. Si Rev Seller po. Okay na po yung si Rev Seller. Ito na po yung si Rev Seller na sinasabi ko. Heto po si Rev Seller. Kaya yung extension. Next is, ito hindi naman ito importante. Okay? Ito po yung ginagamit
Yun na, bumalik. Sa wakas, bumalik ng internet. Nakita ko na sa wakas ng fluctuate lang. So, ito yung ginagamit ko is ang ZenMate for VPN. Okay? So, yun lang po. Yun lang po mga gamit nitong mga extension na ito po. Okay? Hopefully, maintindihan nyo yung mga extension. Next time gagamitin natin ito, dapat po malagay ito sa inyo. So, next time po, isi-share ko sa inyo to. So, yung iba meron na po. Pero isi-share ko sa inyo ito, criteria or anything. Ito. For now, wala po tayong assignment. Meron po ako naka-prepare na assignment, pero I think tomorrow o na po. Okay? Ito po yung isi-share ko sa inyo. Nandito po na lahat, halos lahat. Nandito yung Google extension na kailangan nyo. Nandito rin po. So, updated na po. Meron tapos item. Kasi SN, training, YT, nagpamute pa ako. So, ito po lahat. Okay, ang next topic natin is Amazon product sourcing, yung basic. Okay, for now, ito lang po muna. Any question po? Bago tayo mag-ano? Any question po? Okay, stop po natin sharing na to. Stop na natin. So, ano ko lang. Stop ko na recording po.